At i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag gumagawa ako ng wood stain na maroon ang kulay guys. At para makagawa nga ako guys ng wood stain na kulay maroon ay gumagamit ako guys ng kerosene o gas guys at isinalin ko lang ito guys sa plastic na tupperware guys. At kapag wala naman akong gas o kerosene guys ay gumagamit naman ako guys ng paint thinner guys. At kapag wala naman akong available na mga plastic o tupperware guys ay gumagamit naman ako ng mga empty can o mga walang laman na lata guys para makagawa naman ako guys at makapagtimpla ng aking wood stain sa lata guys. At gumamit naman ako dito guys ng Davis oil tinting color na bulletin red ang kulay guys at dahil marami yung gagawin kong wood stain guys na maroon ang kulay guys ay madami din yung sinalin kong gas o kerosene guys. At dahil kulay maroon na wood stain yung ginagawa ko guys ay bulletin red ang ginamit ko dito guys para makuha ko yung kulay maroon guys. Dahil matingkad nga guys ang pagkapula nitong bulletin red guys kaya magandang maganda ito gamitin guys kapag gumagawa ng kulay maroon na wood stain guys. At ang sunod ko namang hinalo guys sa gaas guys ay itong Davis oil tinting color na burnt amber ang kulay guys dahil mapulang nga guys yung ating bulletin red guys. Dahil matingkad nga guys ang pagkapula ng bulletin red natin na oil tinting color ay hinaluan ko nga ito guys ng Davis oil tinting color na burnt amber ang kulay guys para mag balance ang kulay nito guys. At para makuha ko nga guys yung kulay maroon na wood stain guys ay hinaluan ko ito guys ng burnt amber yung bulletin red guys na oil tinting color guys. Parehas yan silang oil tinting color guys na hinalo ko sa gas o kerosene guys. Kapag nailagay ko na sa gas guys o kerosene yung dalawang kulay ng oil tinting color ay hinahalo ko lang itong mabuti guys hanggang sa makuha ko na guys yung kulay maroon na wood stain guys. At kaperasong kahoy naman yung aking ginamit na panghalo diyan guys sa ginagawa kong wood stain guys dahil yan lang ang available dito sa amin guys na panghalo guys. At nang maperfect ko na nga guys yung kulay maroon na wood stain guys ay nilinis ko naman guys yung mga labi ng lata guys sa pinagkuharan ko ng mga oil tinting color guys. At gumamit naman ako diyan guys ng kaperasong karton guys at binabalik ko sa loob guys yung mga kumalat sa labas ng lata guys para magamit kulit sa susunod guys. At dahil magkaibang kulay guys ang ginamit kong oil tinting color ay magkaiba din guys na karton yung aking ginamit na panglinis dito sa mga labi ng lata guys para hindi maghalo-halo ang mga kulay nito guys. Dahil kung minsan guys ay hindi naman kulay maroon ang ginagawa kong wood stain guys at ibang kulay naman guys. At 100% din guys na tight ang pagkakasara ko sa lata guys para hindi sumingaw ang laman nito guys at hindi tumigas sa loob guys. At ito na nga guys yung ginawa kong kulay maroon na wood stain guys ay ilalagay ko na ito guys sa aking paglalagyan guys at center table naman ito guys ng sala set guys. Dito ko siya unang ilalagay guys. Gumamit naman ako dito guys ng paintbrush guys sa aking pangpahid guys at kung minsan naman guys ay gumagamit din ako guys ng tela o basahan guys. At sa mga nagsasabi naman guys na nasisira daw ang kahoy guys kapag nalalagyan ng wood stain guys ay wag na wag kayo mag-alala guys. Do not worry guys dahil protection din ito sa kahoy guys. Sa mga nagtatanong guys o sa mga nagsasabi guys kung bakit lagi kong dinidirekta ang wood stain sa kahoy guys at hindi mauna ang sealer guys. At madalas ko nga mabasa guys ang comment ng iba guys na nasisira daw ang kahoy guys kapag nilalagyan ng wood stain guys pero namamangha talaga ako guys sa kanilang mga katanungan guys at sa kanilang sinasabi guys. Dahil alam nyo ba guys na napakalaking tulong itong wood stain sa ating mga kahoy guys dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga anay o bukbok guys. At kapag wala pang lacquer sanding sealer guys at nilagyan ng wood stain ang mga kahoy guys ay 100% guys na masipsip ng kahoy ang nilagay na wood stain guys. At kapag mauna naman guys ang lacquer sanding sealer guys bago ang wood stain guys ay syempre guys 100% din guys na hindi na maabsorb ng kahoy ang ilalagay guys na wood stain guys. At alam nyo ba guys kung bakit nauuna sa iba guys ang sanding sealer bago ang wood stain guys dahil iyon guys ay ginagawa nilang pang design guys o pang haspis sa kanilang binabarnisan guys. At kahit punuin mo pa ng wood stain yun guys kapag nalagyan na ng lacquer sanding sealer guys ang iyong babarnisan guys ay hindi na maabsorb ng kahoy yung ilalagay na wood stain guys kaya wala na rin yung protection sa bukbuk o anay guys. Aliban guys sa kung lalasunin mo na ang mga kahoy guys bago isanding sealer at bago i-wood stain guys ay 100% guys na may protection na yun sa anay at bukbuk guys. Pero itong nilagyan ko ng wood stain guys ay natural na natural pa rin ang mga haspin nito guys at nilagyan ko lang ng wood stain ito guys para magpantay
pantay ang mga kulay ng banakal at tigas na ng kahoy, guys. At may protection pa ito, guys, sa anti-bukbuk o anti-anay, guys, dahil sa amoy ng gas o kerosene, guys, ay hindi dadapo ang mga insekto, guys, sa amoy ng gas o kerosene, guys, at dinagdagan ko pa ito, guys, ng panglason sa kahoy, guys. At kapag matuyo na yung nilagay kong wood stain na kulay maroon, guys, at nalagyan ko na ito, guys, ng lacquer sanding sealer, ay ganito na ang kanyang itsura, guys. Ayan, gaantay na ako na matuyo yung aking nilagay na lacquer sanding sealer, guys. At lihain ko pa ito bago lagyan ng top coat, guys, para 100% na magandang maganda na talaga, guys, itong aking nilagyan ng maroon na wood stain.